Guys, real talk muna tayo. Masyado ng gabi. And siguro, let's have a sharing. Sorry for my white hair. Let's have a sharing of insights on what if you commit a mistake. It depends actually on the mistake. Like, for example, perhaps we should differentiate the two types of mistakes, in my opinion, okay? So the first mistake, in my opinion, the two types of mistakes, in my opinion, are errors of omission, meaning hindi mo alam na mali pala yun or hindi mo sinasadya, and errors of commission, meaning sinadya mo. Alam mong mali, pero ginawa mo pa rin. Okay? So, siguro yung simple lang tayo, errors of omission or regardless, pero halimbawa, pagkakamali mo na, masyadong malawak ano yung topic. So siguro pagkakamali mo na sa, halimbawa, nagkamali ka sa bahay o nagkamali ka sa isang, sa opisina, yung simple muna tayo ha. Huwag yung pagkakamali na malaking epekto. Yung pagkakamali lang. Pagkakamali lang. Okay. Ang hirap yung topic na to, sobrang, ang hirap i-compartmentalize, ano? Kasi pwedeng pagkakamaling umibig ka ng hindi dapat, di ba? Or pagkakamaling sa opisina na hindi mali yung pagkakagawa mo, pwedeng gano'n, ano? Or pagkakamali na dahil sa mali mong judgment, ang hirap, no? Ang gulo ng aking video, but anyway. So siguro, let's put it in a general perspective and, you know, let's classify mistakes na hindi naman masyadong malaki yung epekto. Halimbawa, nagkamali ka ng judgment. Halimbawa, nagkamali ka. Ano kaya yung mga pagkakamali? Like, for example, meron kang, katulad kanina, no? Katulad, meron ako isi-share sa inyo. Meron akong umuwi ako sa Mindoro, meron na akong plano na dapat kong gagawin, eh meron akong na-miss. hindi ko nagawa, minsan kasi, no, overwhelmed ka ng events, at minsan yung judgment mo, hindi rin, depende rin sa events or sa circumstance. So anyway, meron akong hindi nagawa na, regretful ako kasi dahil hindi ko nagawa, ay may pangyayari after na hindi ko na uli siya magagawa. Anyway, I'm talking of, I need to visit my central school and hindi ko siya nagawa. For one reason or another, eh, ang lapit lang nun sa amin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawa. Siguro kasi nahihiya ako na wala akong bit-bit na dalang Greek gift. Or siguro nahihiya ako na hindi natuloy yung aking school drive. Mga ganun. Siguro hindi ko alam, pero hindi ko siya nagawa. Ngayon, ang nangyari, eh, naglipatan ng mga principal. Naku, di-disclose talaga yun, no? Naglipatan ng mga principal. Ngayong araw na to, ang effectivity. So in short, yung aking kaibigan doon ay hindi na magiging principal ng school na yon, ng central school. May bago ng principal na nagkataon naman kaibigan ko rin. So what I'm saying is, I'm so regretful because hindi ko siya nagawa, no? And it's because of my own judgment. So what will you do in cases like that na nagkamali ka? So in cases like that na nagkamali ka, initially, sobra akong nalungkot. And then I asked, so I said sorry to my friend and sorry mom, di ako nakapunta, etc. But then those are honest mistakes for me kasi maaaring na-overturn ako ng events na hindi ko na matandaan kung ano yun. So sa akin, yun, madaling mapatawad yun. Or siguro nga hindi, wala naman dapat kapatawaran kasi wala naman talagang maling pagkakamali. Pero sa akin perspective, pagkakamali ko yun, di ba? So, ang ano dun is, you just have to move on. Move on ka na lang kasi nagkamali. And as apology, and you know, next time siguro I should plan it very, very well. Okay. So, yun. Paano naman kung pagkakamali na hindi mo
Kumbaga, halimbawa, may isang malaking event na hindi ka naka-attend, pero kaya mo umattend. Although ngayon, medyo forgivable kasi talagang maiintindihan nila kung hindi ka nakaka-attend kasi nga pandemic. Pero, halimbawa, ganun, meron kang promise na hindi na... Halimbawa, promise ko ipapadala ko sa'yo, hindi mo napadala. Di ba? Iba naman yung promise mo, babayaran mo, hindi mo nabayaran. Ay, sorry. Pero, hindi, I don't want to dwell on that. Pero, rin nga, halimbawa, na-promise ko, napadadalahan ko siya, tapos hindi mo napadala. Di ba? Yon, pag ano lang may ang nature ng pagkakamali, eh bumawi ka na lang. Ipadala mo na lang kahit late. Sabi nga nila, better late than never, di ba? Yung mga ganon, pagkakamali na hindi mo nagawa na naapekto, di ba? Pagkakamali naman na hindi mo nagawa na naapektuhan yung mga tao mahal mo sa buhay. Halimbawa, sa akin, halimbawa, example, gusto ko sanang manirahan sa abroad, mag-migrate. Eh, dinefer ko siya ng dinefer. Kasi nga, sobra akong busy sa office noon. Dinefer ko siya ng dinefer ba? Ay, maaga pa lang gusto ko nang mag-abroad talaga na doon ko i-raise yung mga anak ko and all that. Kasi alam ko naman na kaya naman na yung mabuhay doon. Ang problema, wala akong masyadong kaperahan na yung mga show money and all that. Wala namang susuporta sa akin. Hanggang sa na-stroke ang husband ko. Di ba? So, hindi na pwede. Kasi nga, hindi naman pwede namin siyang bitbitin. Di ba? So, yun. Regret. Nagre-regret ako to. Nagre-regret ako doon kasi I deprive my children of the opportunities to live abroad. Yun, isa kong pagkakamali yun. At hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin siya. Pero, still and all, minsan, naisip mo rin na bakit ko naman sisisihin yung sarili ko ng masyado, di ba? Siguro, dapat patawarin ko rin ang sarili ko. Kasi kung hindi ko siya patatawarin, ano naman mangyayari sa akin? And, I would rather focus on kasi dahil hindi kami umalis ay nabigyan ko ng panahon ang aking mga magulang, nabigyan ko ng panahon ang aking mga kapatid, nabigyan ko ng panahon ang mga ibang bagay dito sa Pilipinas, at naging maayos naman ang pag-aaral ng aking mga anak kahit na sila'y nasa Pilipinas, di ba, nag-aaral naman sila sa UP, naging professional naman sila, di ba? Lumaki naman silang maayos. Kasi hindi mo rin naman nasasabi, di ba, tumira kami sa abroad, eh malay mo, di ba, yung community na pagtira namin, di ba? Hindi natin masabi. Nothing is certain in this world. So, siguro pag ganun na pagkakamali, siguro, I just have to forgive myself. Dahil, nakalipas na yon, hindi ko na siya mababalikan. I just have to be grateful for all the blessings that were given to me, or the positive aspect of staying here in the Philippines. So yon. Ayaw kong i-touch yung topic ng tungkol sa pag-ibig kasi malawak yan. Malawak yan. Pero, basta ayoko. Siguro sa tamang panahon, i-discuss ko na rin siya. Pero, sa ngayon, pagkakamali sa pag-ibig, mahirap na. Baka may mga matama. So, yun. Siguro yung mga basic na lang na pagkakamaling ganon. So, basically, to summarize, when you commit a mistake, number one, you just have to acknowledge that you commit a mistake. And number two, you just have to say sorry to people you have probably aggrieved or betrayed or inflicted harm. You said sorry if something that, you know, still recoverable. And, but more so, you have to forgive yourself. Because if you don't, then you will suffer remorse and you will always bicker and whine about it. But
But if you, however, forgive yourself, then you have the give. You are giving the opportunity. You are giving a gift to yourself. So, yeah, forgiveness is a gift to yourself. You are giving yourself an opportunity to move on, and pick the pieces, and learn from the mistake, and attempt not to repeat it. Kasi sabi nila, to commit one mistake for the first time might be okay, still okay, di ba? Kasi first time. But to commit the same mistake twice, sabi nga nila, stupidity na daw yun. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko alam, I don't want to tackle the area of pag-ibig kasi wala, no comment. No comment. Pero yung in a general application, I think to a certain extent, that's correct. So anyway, so yun doon ang sharing natin of real talk about how to handle mistakes and have to move on and just be humble and acknowledge that you commit a mistake. God bless you and God is good all the time. Forgive yourself and be kind to yourself. Mwah. God bless you.